Maghuhukay po kami mga kapurman dito sa gawin naming septic tank. Mayroong tubig. Kaya ginamitan namin ng submersible. Kulang pa kasi yung lalim. Kailangan palaliman pa. Kaya bawasan muna ng tubig. Panoorin nyo mga kapurman ang buong video at malalaman nyo kung ano ang sukat at laki ng septic tank na gagawin natin. At sasabihin ko rin kung ilan ang bilang at kung ano ang materialis na ginamit natin sa septic tank na to. Kaya tapusin nyo mga kapurman ang buong video hanggang dulo. Grabe yung tubig mga kapurman. Maya't maya pahigop na naman. Ito yung problema pagka may tubig yung paglalagyan na septic tank. Panay ulan kasi ngayon pero pag ulan ng ulan, wala na rin tubig. Ito na yung tansi sa taas. Ito yung pinaka-guide namin. Yan na po yung layout namin. Tsaka kailangan hulugan para straight yung pile pataas. Sukat nga pala mga kapurman dito sa namin, septic tank na gagawin. 1.3 by 2.3. Tsaka may lalim na 6 feet. Tsaka dalawang 2 chamber. Nabutan kami ng ulan mga kapurman, kaya ayun lalong dumami yung tubig. Ito pinaka mahirap pagka mayroong tubig. Maglalagay na po kami ngayon ng piping. Ito may nalagay na kami. Ito po yung galing dun sa CR na PVC number 4 yung gamit namin. Yan po yung galing mismo sa water closet dun sa basin. Tsaka ang pagkagawa namin, inilagay kami dun na PVC para mag-transfer yung tubig sa kabilang chamber. Wala nang dumi. Purong tubig na siya. Maiiwan dito yung yung dumi mismo. Kaya ang pagkagawa namin, merong PVC pipe na pababa, tapos tinira namin ng T para in case na tumaas yung tubig at mabarahan yung dulo ng PVC na yon, pwede pa rin dumaan yung tubig dito, kaya iwas bara po yan. Ayan. Tapos doon naman maglalagay kami para sa overflow papuntang kanal na yan. Para ang purpose po ng PVC na yan, pagka mag-diffuse na ng tubig papuntang kanal, wala nang dumi na madala palabas. Purong tubig na lang. Lalagay na namin mga kapurman yung outlet. Kung anong level dito sa PVC na to, mas mababa ng konti doon para yung tubig, syempre pababa naman eh. Tsaka ito naman dito, mas mababa din ito kaysa doon. Doon sa galing ng bowl. Ito na mga kapurban, nagpapalitada na kami. Ayan. Bago kami maglalagay ng flooring dito sa taas, papalitada muna namin. Rough finish lang para hindi mag-absorb yung tubig sa gilid, para tumibay na rin yung hollow blocks. Nalagyan na po namin ng sahig yung septic tank namin. Mayroon ng mga forma dito sa gilid-gilid. Ito, at saka mayroon na rin kaming guide. Ang ginawa namin dito, naglagay kami ng tansi
tansi para sa guide namin sa para ma-i-level namin ng gusto yung ano buhos natin sa slab. Yan, may mga tansi po ito sa gilid. At saka mayroon na rin kaming nilagay na ano para sa manhole. Nakapa-slide po 'yan para bang nakapabi para paglagay mo ng takip eh mahila mo pataas. Ganyan yung style. Yan. So mayroon dito sa isang chamber, bali dalawang chamber ito eh, dalawa ding manhole. Ayun. So magbabakal na kami. Ayan, magka-cutting na kami ng bakal. Tapos na naming nabakalan mga kapurman, ready to buhos na kami. So dito pala sa ano natin, ang ginawa nating manhole nasa 42 cm by 40 cm. So depende na yon sa gumagawa kung gaano kalaki ang gusto niyang manhole na gawin. Pero kadalasan, ginagawa namin ganito lang kalaki. Kasya na po yung tao dito. Clearing na natin mga kapurman yung siptik natin. Tapos na natin na buhusan. Tingnan natin yung takip mga kapurman. Yan. Ito po yung takip ng manhole. So bubuksan natin. Makita natin sa loob. Yung purma ng takip natin ay nakapabi. Yan. Para hindi siya malalaglag, sasabit siya dito. Sasabit siya dito sa gilid. So, ayan yung mga at yung mga kahoy na to ay tatanggalin pa natin yan. Kasama na yung mga plywood. Kapurman, ang sukat o ang layout ng ginawa nating septic tank ay 1.3 by 2.3 meters by 6 feet ang lalim nito. Ito na mga kapurman, ang materialis na nagamit dito. Hollow block 200 pieces na may halagang 1,600 pesos at 10 mm na RSB 15 pieces na nagkakahalaga ng 2,325. Semento 10 bag na nagkakahalaga ng 2,100 pesos. Doon naman tayo sa buhangin, 2 cubic, 600 pesos. At bato, 1 half cubic, 600 pesos. Sa plywood naman, na ginawa natin pamorma, 10 mm, isang piraso, 600 pesos. Coco lumber, 2x2x8, 10 pesos. At may halagang 700 pesos. Dito naman tayo sa PVC pipe. PVC pipe number 2 series 1000 isang piraso at PVC pipe number 4 series 900 isang piraso.
at PVC pipe number 3, isang piraso, elbow, solvent, tie wire, and pako ay may kabuuhan na halaga ito ng 1,500 pesos. Ang kabuuhan na gastos ay umabot ng 13,500 sa septic tank na ito. At natapos naman ang paggawa nito ng 3 araw sa 3 tao. Natapos na natin yung ginawa nating septic. Maraming salamat sa panonood at salamat na rin sa pag-subscribe at sa pagpindot ng notification bell. Kaya po kayo updated sa mga bago kong video. Ito si Forman Dudong ang nagsasabing walang mahirap sa magaling.